napakahirap talaga mag-commute nowadays. Kaya lang ang problema, napakamahal na nga ng gas. Pero huwag kang mag-alala kasi meron pa rin tayong mga motorsiklo na sasagip sa ating bulsa at babawas sa ating travel time para mas madami pa tayong oras kasama ng ating mga pamilya. Ngayong araw na this is pag-uusapan natin ang limang motor na pinakamatipid sa gasolina. Simulan na natin. Let's go! There's no particular order sa mga sasabihin kong motor at laging isaisip na ang fuel consumption ay always nakadepend sa ating throttle hobby and sa road condition. So yung mga fuel consumption na maririnig nyo dito ay maaaring maiba kapag nandun na kayo sa real life situation. Una sa ating listahan ay ang Honda Beat Fi. Nanalo ito noon sa Safe Run Challenge na naglalaro sa around 80 kilometers per liter, but that is a controlled environment at talagang patipiran ng labanan na yon. Pero sa totoong buhay, maaari ka namang umabot sa around 63 kilometers per liter. Napakatipid pa rin nun, di ba? Ang motor na ito ay 110cc at may maximum power na 6.38 kilowatts at 7,500 RPM. Habang meron naman siyang maximum torque na 9.21 newton meter at 6,000 RPM. Pagdating naman sa timbang, napakagaan lang ng isang to dahil under 100 kilograms siya. 93 kilograms lang ang motor na to. So kahit lady riders ay kayang-kayang imaneho ang isang to. And of course, nakakatulong din ng gaan ang motor para mas fuel efficient pagdating sa power to weight ratio. Huwag ka ding mamamba kung medyo kinulang ka sa height dahil 740 millimeters lamang ang kanyang seat height. Kahit mga 4'8 na rider ay kayang-kayang imaneho ang isang to. So nothing to worry about. Idagdag mo pa ang kanyang ISS or idling stop system na nakakatulong lalo sa fuel efficiency. Kung hindi mo pa alam ang feature na ito, ito yung kapag huminto ka, let's say for example sa traffic light, mamamatay yung makina within 3 to 5 seconds na wala kang ginagawa or hindi ka nagtatrottle. And then, itwist mo lang ulit yung throttle kung gusto mo nang mag-go, hindi mo na kailangan susian. So that's the idling stop system. Mas nakakatulong to para mas lalong tumipid ang motor. Wow. Magkano? Price starts at 68,900 pesos. Habang yung premium version naman ay 71,900 pesos. Abot kaya, di ba? Wala pang 100,000, meron ka ng matipid na motor. Thanks sa Honda. Para dito sa Honda Beat, talagang makamasa. Pangalawa sa ating listahan ay nasungkit naman ng brand na Suzuki. Ito ang Suzuki SkyDrive Sport. Ang kanyang fuel consumption sa makatotohanang realidad ay naglalaro sa around 55 kilometers per liter. Still may vary depende nga sa inyong throttle hobby. Ang motor na to ay 113cc. Pwede mo rin kuhanin yung kapatid niya na medyo mas may angas, which is yung Suzuki SkyDrive Crossover. Medyo pang off-road naman ang datingan ng isang yon. Pero pagdating sa patipiran, mas matipid ng bahagya itong Suzuki SkyDrive Sport. Dahil mas mabigat yung crossover ng 1 kilogram at mas mataas ng 0.2 ang kanyang newton meter pagdating sa torque output. So ang Suzuki SkyDrive Sport ay merong maximum power na 6.7 kilowatts at 8,000 RPM. Habang meron naman siyang maximum torque na 8.5 newton meter at 6,000 RPM. Pagdating sa weight, parehas lang siya ng Honda Beat dahil 93 kilograms din ang kanyang weight. Napakagaan, kayang-kayang imaneho. And hindi masyado nakakapagod, lalo na sa mga traffic situations. Seat height, parehas din ang sa Honda Beat. Abot ng mga short riders, 740 millimeters lang. So all goods talaga. Ang presyo, 67,900 pesos. Yung crossover naman, kung gusto mo, yun naman ay 69,900 pesos. O diba, mas mura pa din siya sa Honda Beat. Pasok sa banga. Next sa listahan natin ay dagdagan naman natin ng konti ang kanyang displacement. 125cc naman ang ating isama. Ito na nga yung pinakabago at kalalabas lang na Yamaha Mio Fascio 125cc. Kagaya ng mga una ko nabanggit, itong motor na to ay FI or fuel injected na. Nakalamang lang ng konti dahil 125cc. Pero pagdating sa maximum power at maximum torque, ay hindi rin naman nalalayo sa mga una ko nabanggit. Meron siyang 6.3 kilowatts at 6,500 RPM na maximum power, habang meron naman siyang maximum torque na 9.9 newton meter at 5,000 RPM. Tataas pa yan to 10.2 newton meter dahil sa kanyang Blue Core Hybrid. Meron siyang assist power function na kapag naka-engage siya sa throttle, within 3 seconds, magkakaroon siya ng torque boost na nagre-resulta sa mas smoother na acceleration. And sabi nila, dahil sa Blue Core Hybrid, pwede daw umabot sa 75 kilometers per liter ang motor na to. Though hindi ko pa siya nasusubukan, pero ating malalaman kapag meron ng mga nakapag-test drive.
Kaya abangan ninyo yung test drive ko dyan. Pero kung sa real life situation, ang 125cc na motor ng Yamaha ay naglalaro sa 55 kilometers per liter. So something in between, makuha mo, panalo ka pa din. Tipid na tipid pa rin yung sa gasolina. Hindi rin naman nalalayo ang kanyang weight dahil 95 kilograms lang. Mas mabigat lang ng 2 kilo compared sa mga una nating nabanggit. Ang seat height, konti lang din ang tinaas dahil 750 mm, so kahit lady riders and short riders ay abot na abot ang isang to. Magaan kaya tipid sa gasolina. Pagdating sa presyo, naglalaro ito sa around 88,900 pesos. Mas mahal ng konti, oo, pero napakadami na rin niyang added features na wala sa mga una ko nabanggit. Gaya ng fully digital na panel gauge. Meron din siyang Yamaha Motorcycle Connect na pwede mong i-connect sa cellphone mo para ma-monitor mo magpapa-maintenance ka na ba, and yung last parking location mo. Pwede rin makita dito yung mga calls, mga text messages mo, etc. Meron din siyang charging port, LED na ang mga ilaw, classic retro look, at marami pang iba. So isa ito sa masasabi kong tipid at pinaka bang for the buck din na bagong labas na motor ngayon. E paano naman Sir Ned kung gusto namin ng medyo mas malakas pa? Let's say 150cc, walang problema. Isama natin sa listahan ang Honda Airblade 150. Though baka tumaas ang kilay mo dahil 150cc ang isang to, hindi ka dapat mangamba dahil 2 valves lang siya. At nagre-resulta ito sa mas matipid na fuel consumption. Sa katunayan, pwede siyang umabot ng 53 kilometers per liter. Maximum power, meron tayong 9.4 kilowatts at 8,500 RPM, habang napakahusay naman ang maximum torque nito at 13.3 Nm at 5,000 RPM. So panalo pagdating sa arangkada, di ba? Ang weight naman niya, of course, mas mabigat compared sa mga una nating nabanggit dahil 150cc nga. Pero hindi kasing bigat ng kanyang mga competitors sa 150cc category. 113 kilograms ang kanyang weight, kaya naman pagdating sa power to weight ratio, panalo ang isang to. Magugustuhan mo kung gusto mo ng extra power pero matipid pa rin sa gasolina. Ang seat height naman niya ay of course mas mataas din compared sa mga una nating nabanggit na motor. 773 mm. Kahit 5 flat, kaya pang imaneho ang isang to. Depende na lang sa inyong driving skills and experience. Ang presyo ng Airblade ay 109,900 pesos. Kiles na ang isang to. And syempre, kung gusto mo ng extra power, medyo magdadagdag ka ng price. Modern na rin ang features niya, kaya huwag kayong mag-alala. Pasok sa banga kung gusto mo talaga ng 150cc na matipid sa gasolina. Wow. Dumako naman tayo sa last, pero definitely not the least, dahil ito na ang pinakamatipid sa gasolina sa ating listahan. Ang Yamaha Sight 115cc. Semi-automatic ang isang to, hindi siya scooter. So meron pa siyang gearing. Pero masasabi ko na good na rin to for beginners. Dahil ako mismo ay nag-umpisa sa isang semi-automatic na motor. To be exact, 114cc ang kanyang displacement. Meron tayong maximum power na 6.2 kilowatts at 7,000 RPM. Habang meron naman tayong maximum torque na 9.5 Nm at 5,500 RPM. Pagdating sa weight, wala pang 100 kilograms. 96 kilograms lang. Kaya talagang tipid din sa gasolina dahil hindi mabigat. Ito ang may pinakamataas na seat height, 775 mm, compared sa mga unang motor na aking nabanggit. Pero goods na to, abot pa rin to ng regular Filipino height. Kaya 5'2", abot na abot to. Walang problema. Pwedeng mas mababa pa, depende na lang sa inyong driving skills. So ilan na nga ang fuel consumption ng isang to? Kagaya ng Honda Beat, nanalo din ito sa Safe Run Challenge noon, na umabot sa 129 kilometers per liter. Diba? Napaka-unbelievable ng isang yon. Pero syempre, controlled environment yon. Pero anything na makuha mo na mas mababa doon, eh siguradong tipid na tipid pa rin sa gasolina. Kaya kung patipiran at patipiran lang naman ng laban, eh siguradong napakatipid ng isang to. Ang presyo, ito ang pinakamura sa lahat. Price starts at 59,900 pesos, depende sa variant. Yung pinakamahal naman niya na merong mags ay may presyong 62,900 pesos. Yung isang mas mura ay spoke wheels pa yon. Pero depende sa preference ninyo kung alin sa dalawa ang mas type ninyo. Pero para sa akin, pinakamura na, pinakatipid pa sa gasolina. Kaya syempre, hindi mawawala sa listahan ko ang motor na to. So yun na nga netizens, ang kukumpleto sa aking 5 motor na pinakamatipid sa gasolina na pwede nyong bilhin ngayon. Meron ba akong motor na hindi nabanggit na inyong nakukursanadahan? I-comment nyo nga sa baba. Ano pang ibang mga topics ang gusto nyo mapanood next vlog? Comment your suggestions below. Kung nagustuhan mo at nakatulong sa iyo ang video na to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe para hindi mo ma-miss ang iba pa nating ilalabas na vlogs, at i-comment nyo sa ibaba kung alin sa 5 motor na to ang favorite ninyo. Maraming salamat sa panonood. Sana natulungan ko kayo, netizens. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Goodbye now.